So guys, happy morning. So meron tayo ngayon na gagawin dito, yung day 17V na Teptronic. So ito yung may manual at automatic na cambio. So may plus at saka minus yung kanyang cambio. Pwede nating i-manual yung pagpatakbo, pwede nating automatic. So ngayon, ang problema nito ni sir, bali nawawala yung lamig ng kanyang aircon. Lalo na pag sa traffic, tapos pagka mainit na yung makina, so nawawala. So halos pareho ang nangyari nito dun sa ating unit. Nawawala rin yung lamig. So ngayon, ang ginawa ko, binaklas ko muna yung kanyang clutch sa kanyang compressor. So tinanggal ko muna yung clutch sa compressor niya. Ito yung kanyang clutch nandito. Kasi medyo malaki na yung kanyang gap. Yan o. So ito. So medyo malaki na yung gap niya. Kaya hindi na siya nag-engage. Ito, halos wala na yung ito. Bali malaki na yung gap niya. Parang ganyan na siya kalaki yung gap niya, oh. Ito, pagka mainit na, hindi na siya nag-engage yung kanyang clutch compressor. Ngayon, ang ginawa ko, tinanggal ko ito. Meron niya na numero G's na tornilyo dito. Tapos ito 'yon. So, ito yung tornilyo niya na numero G's. Tinanggal natin dito sa gitna. So, meron yan dalawang washer. Susubukan nyo muna, tanggalin yung isang washer. Tapos, titingnan nyo kung yung gap niya ay sakto lang or kung masyadong dikit. Pag masyadong dikit, guys, ang gagawin nyo, pag ganito, katulad nito, masyadong dikit to, eh, oh. Wala nang halos na gap yan. Yan, oh, wala nang halos na gap. Or wala na talagang gap siya. So, ngayon, gagawin nyo, papanipisan nyo lang yung isang washer. Huwag nyo tatanggalin. Kasi baka hindi naman siya mag-disengage pagka tinanggal nyo yung isang washer. So gagawin nyo, gagamitan nyo siya ng kikil. Panipisin nyo, tapos lihain nyo para maging makinis. Tapos, pag nabawasan na siya na yung kapal, ito yung kanyang washer yan. Oh. Natanggal ko na siya dito, gumamit ako ng alambre, tapos binaluktot ko para matanggal ko itong washer. So, gagawin ko dito, gagamitan ko siya ng kikil, tapos sabay lilihain ko siya para mabawasan yung kapal nito. Para magkaroon ng tamang gap dito sa kanyang pulley, yung compressor clutch. So, tapos pagkatapos niyan, ititest natin kung okay na yung kanyang compressor, kung nag-engage na at nag-disengage na. So, okay? So, lilihayin na natin to, tapos ibabalik na natin yan. So, subukan na natin na panda rin kung okay na. First time natin na gumawa ng day 17 ngayon. Bali, galing din tong Cebu. So, ayos yung kanyang makina ng turbo ito. So, ng turbo itong makina. So, ayan o. Oh. Ito yung kanyang stereo. Ito yung sa aircon niya, blower. Tapos ito yung sa adjuster ng buga ng hangin. Tapos ito yung sa thermostat, yung pwede mo siyang adjust na malamig or mas mainit. Ito yung sa heater core niya. So bubuga siya ng mainit. Ayan o. Tapos yung switch sa AC. Yan. Okay. Tapos yung Teptronic niya, yan manual. Plus, minus. Yan, reverse, neutral, drive, park. So, yan lang yung nakalagay dito sa cambio niya. Ito. So, yan yung conversion nila. So, ayos naman. Okay naman yung day 17. Bali, lumabas kasi ito year 2015 yung mga ganitong model. So, mas bago siya kaysa sa ating mga day 64W. Yan, ito yung kanyang reservoir ng transmission fluid or ATF. So, yan yun. Throttle body, yan, air cleaner, fuse box, alternator, okay? So, ayan. So, nandun din yung kanyang OBD port, oh. So, kung meron kayong ganito, pwede nyo rin kabitan to ng Conway na may temperature gauge at may RPM. Kasi ito wala siyang RPM. Bali, ang nakalagay dyan is, ano lang, speedometer, tapos yung mga gauge ata sa kanyang ilaw, gauge sa kanyang gasolina. So, check natin kung ano yung mga umiilaw dyan. Ayan, oh.
gasolina, tapos kung nakapark ka, nakatapos yung kilometer na tinakbo ng sasakyan. So yun lang ang display niya dito, tapos yun sa airbag o echo. Kasi matipid to eh, may echo na siya eh. Yan o. Echo boost. Battery, handbrake. Yan, yung kanyang temperature gauge na nilagay. So, yung kanyang handbrake. Kasi sa atin doon, foot brake. So, yan, may kabitan din ng lighter doon. Glove box. Yan, okay. So, ngayon, gagamitin na natin ito ng kikel. Tapos, lilihayin natin para kuminis. Tapos, lalagay na natin, check na natin kung okay. So, ayun nga guys, na palipisin na natin to na washer niya. Yung isa lang. Ngayon, ibabalik na natin to. Tapos, yung kanyang compressor clutch. Tapos, susubukan na natin na panda rin. So, ayun nga guys, pinandar na natin yung makina. Ayan, naka-under na yan. Umandar na yung kanyang compressor. Ayan, oh, naka-engage yan. Naka-engage yung kanyang compressor. So, dito tayo sa ilalim para makita natin. Ayan, oh, op. Nag-engage ulit yung kanyang compressor clutch. So, dito, papakita ko sa inyo sa ilalim. So, ayan guys, naka-disengage siya. O, ayan, nag-engage ulit yung kanyang compressor. Ayan, so okay na. So, nag-engage na siya, nag-disengage na yung kanyang compressor. So, gumagana na siya ng maayos. So, ngayon, under observation pa rin to. So, babalitaan tayo ni sir kung ano yung observation niya sa kanyang compressor. So, ayan. So, ngayon, okay na. So, ayan guys. So, ganyan lang mga kadali kung paano mag-troubleshoot ng compressor na kuminsan ay nawawala yung lamig. So, ayan. So, bali yung ginawa natin, yung latest model na J17V na every wagon. So, ayan, oh. Bali, si sir yung may-ari niyan. Kakuha niya lang nitong unit. So, pinacheck lang sa atin yung kanyang aircon. Dahil nawawala yung lamig niya, lalo na pagka mainit na yung makina niya. So, ayan, ayos. Nag-engage, nag-disengage na. So, okay. So, first time natin gumawa nitong J17V. Ayan. Ngayon, okay na. So, gumagana na yung kanyang aircon. Maayos na. Ayan, oh. Rinig na rinig nyo. Nag-engage, tapos disengage yung kanyang compressor. So, ayan guys. Tahimik na tahimik yung makina, oh. Ang ganda ng sakyan na sir, na makina, oh. 2015 model yung mga ganitong sasakyan. Hanggang ngayon, lumalabas pa rin yung mga ganitong unit. Latest model. Oh, latest model to. Ayos na yung compressor ni sir, oh. So, sigurado, magiging masaya na si sir. Sa lalo na ngayon, napakainit. So, ayan guys. Kung nagustuhan nyo itong ating video, huwag po natin kalimutan i-like, share, and subscribe ang aking channel. At pakiclick po ng ating notification bell para lagi po silang updated sa ating mga video. Maraming salamat po at ingat po tayo. God bless po.